Hey guys, magandang umaga po sa lahat. Ito na po yung update ko sa espresso machine ko na Gemini. So marami kasi nagtatanong sa akin kung paano ba mag-steam ng milk, paano ba mag-froth or mag-preheat, at saka kung paano ba linisin. So in this video guys, ituturo ko sa inyo lahat po. So panoodin nyo kung buong video para magkaroon kayo ng konting idea man lang kung paano. So tara. So ito siya guys, ito yung machine natin. So may mga gamit din po tayo. May milk jug tayo. Ito milk jug, kailangan nyo talaga to. May scale. Ito brush. Ito brush. At saka ito scoop to. Scoop na may halong tamper na din. Ito yung ginagamit yung pang tamp. At ito po yung ano, yung grinder ko. Ito yung grinder ko. Pagbili ko ng, nung binili ko tong espresso machine ko, kasama na po to. Ito. Ito. Para sa akin, ang grinder na to is hindi siya ganong kaganda. Kasi yung size ng ano niya, yung coffee mo pag nag-grind mo, hindi kasi siya ano eh, hindi siya magkakapareho. So may portion na ano sobrang fine, yung iba naman is medyo coarse siya. So pero kung pang startup lang po, so maganda na rin to. Okay na to. Habang ano wala ka pang magandang grinder, so for the meantime, eto na muna. Tapos ito yung beans natin. Ano to? Mix po to. 60% na Arabica, 40% na Robusta po yan. At saka yung milk na ginagamit po natin is ito po. Ito po yung ginagamit kong milk. Mura lang kasi to eh. Mura lang to. Pero maganda naman yung lasa niya. Tsaka meron din tayong tubig. Ito. Konting tubig lang kailangan natin. Kasi maliit lang kasi yung ano, tangke ng ano, ng espresso machine natin. So try natin lagyan ng tubig ah. Ito po yung tangke niya. Ito yung takip. Yan. Matibay po yan. Matibay yan. So lagyan natin ng tubig. Para sa akin, ano lang talaga tong coffee machine na to. Hindi siya pang commercial. Ano lang talaga siya. Pang bahay lang talaga siya. Pang bahay lang po to. So, siguruhin nyo po na mahigpitan nyo ng mabuti yung, ano, yung takip. Yan. So, nakasaksak na din po yan. So, ito yung ginagawa ko. Ito una. Yan. Ganyanin natin para makita. Una, dito ko muna siya. Ito, naka-off to. Pag pinunta mo siya dito, so magre-release siya ng water. Para dito sa ano natin, dito. So on natin. Yan, nakapunta yan diyan. Naka-point yung ano yan diyan. So need natin maghintay ng siguro mga 1 minute or 1 minute or 2. So ang purpose na ito, huwag po natin tagalin to kasi ito yung sumasala sa tubig eh. Ito yung lalagyan ng tubig natin. Tutulo po yung tubig na yan. Galing yan, papunta dito. Yan. So ang purpose po nito is para ma-preheat natin yung ano natin. Para ma-preheat to. So need kasi natin to i-preheat pag ano, pag gumagawa tayo ng kape. So unang-una ito talaga dapat mong gawin. I-preheat mo to. Yan. So need nating magpatulo talaga ng tubig para uminit yung ano niya, tubig sa loob.
So ayan, mainit na po. So need na natin tong i-off. Diyan. Naka-off na po 'yan. So punta naman tayo sa steam. Steam 1. So ayan. So sa steam 1 naman, pag ako kasi nag-i-steam ako, tinatanggal ko talaga 'to. Ito. Yan. Tinatanggal ko 'tong ano niya, yung takip niya. Mas komportable talaga ako nag ito talaga. So, tanggalin natin 'to. Yan. Tapos ito, ilagay mo siya dito. Yan. Tapos wait ah. Etong button na 'to, ipunta mo siya dito. I-point mo siya dito sa steam. Steam po 'yan, steam. So, point natin. Yan, nag-o-on na. Ito na po yung tinatanong nyo na kung paano ba mag-steam sa ano, sa machine na to. So unang-una po, kailangan nyo munang i-release yung water niya. Yan. May halong tubig ka po yan. So antayin nyo po muna na puro hangin na lang yung lalabas dyan sa steam one. Saka kayo mag-steam. Yan. Yan. May halong tubig kasi yan, so hindi pwedeng mag direct kayong mag-steam. So kailangan antayin nyo muna na uminit siya ng husto. Pag ganyan po, off muna natin. Yan. Tanggalin to. So may basahan naman siguro kayo dyan, no? So lagyan nyo ng basahan. Tapos on natin ulit. Yan. Ganyan po mag mag preheat pag mag-steam kayo. So antayin niyo muna na yung ganyan na siya, oh. Yung wala nang halong tubig, yung hangin na lang talaga siya. Yung lalabas. Yan. Pag ganyan po eh pwede na kayong mag-steam ng milk. So try natin mag-steam. So i-off muna natin 'to. Saglit. Yan. So try natin mag-steam. Ano lang 100 grams lang. 100 grams. Yan. Okay na po 'yan. Make sure na i-off niyo muna 'yan bago niyo ilalagay yung ano niyo, yung milk jug niyo. Kasi tatalsik talaga yung milk niyo pag hindi niyo in-off 'yan. So off muna natin. Pag mag-i-steam kayo, make sure na ano talaga. Yan. Yung tip ng steam wand niya is nakalapat talaga siya dun sa milk. Huwag niyong ilapat ng husto. Ganyan lang, oh. Ganyan lang po. Pag latte yung ginagawa niyong milk. So, pag may latte na order, so dapat less foam talaga yan. So, ganyan yung mag-steam kayo. So, i-on natin na. So, ganyan lang po. Ganyan lang. Steady nyo lang. Ayan. Steady nyo lang. Ano po ito? Sa latte po ito. Ayan. Ganyan lang po mag-steam ng milk po. Ayan. Pag mainit na, ayan, i-off mo na yung ano niya. Yung handle niya. Ito, mainit na siya, so i-off na natin. Yan, naka-off na po. So, pagtapos nyan, ano, punasan nyo talaga to. Huwag nyong antayin ano to, tumikas. Yan, kailangan nyo yung punasan. Yung steam wand nya, milk po yan. Yan, punasan nyo mabuti, guys. Kasi pag yan, tumigas, may tendency na babara yung ano nyo, yung steam wand nyo. So make sure na pagtapos nyo mag-steam, punasan nyo talaga. At pagkatapos nyo punasan, i-on nyo uli yung ano niya, yung steam, i-on nyo uli. Yan, purge. Para yung mga excess na milk na nasa loob ng steam wand is ano siya, malalabas talaga. Yan. Ganun lang po mag-steam.
ito na yung ano natin. Good for ano to? For latte lang po ito. For latte. Yan. Less foam po yan. Yan. Yan po. Ang pagkaibahan kasi ng latte at saka cappuccino, magkaiba po yung pag-steam niya. Yung steaming process niya. Magkaiba po. Tsaka yung outcome niya, iba din po. Yung sa cappuccino is, ano yun, more foam talaga siya. So, mas madami siyang foam compare sa latte. So, itong latte, less lang talaga to. Yan. Try natin gumawa ng ano guys, espresso. Gamit itong Gemilina grinder. So, para makita nyo naman yung ano niya. So, ito. Tanggalin nyo lang itong takip niya. Okay. Ano lang siguro. Try natin ano. 12 grams. Yung pure espresso lang talaga. So, try natin 12 grams guys. So, ayan na po. 12 grams natin. So, 12 grams po yung gagamitin natin na espresso. Na coffee para sa ating espresso. Ito po yan. Yan. So, lagay natin dito. Pak. Okay. Make sure na ano, nakalock yung takip niya. So, ganyan din natin para makita niya. Siguro mga around 30 seconds po guys. Yan. Pag lagpas ng 30 seconds, okay na po siguro din. Yan. So, ito po. Try natin buksan. Yan. Ito yung ano, ito yung sinasabi ko kanina na ano, may part na ano, fine. Yan, fine na po yan. Yan, sakto po talaga yan. Pero, ito yung sinasabi ko na hindi siya even. Yan. No. Kita nyo yan. May mga part talaga na ano, malalaki pa. So hindi talaga siya pantay. So yan yung ano, disadvantage pag ganitong grinder. Yan. So mas maganda talaga na bumili pa din kayo ng ano, ng magandang grinder talaga. So for the meantime, ito lang muna. So ito na po lahat, guys. Ito. So para hindi kayo mahirapan, guys, na i-transfer yung coffee grind niyo. Kaya may brush tayo guys. So ito yung ginagamit natin pang pagpuhit dito sa ano, sa coffee grinder. At dahil gagawa tayo ng ano guys, ng espresso. So ipipreheat natin to guys. So ang gagawin natin diyan, yan. Ang gagawin natin diyan is etong ano nito, nyo ilalagay natin to dito. So, yan. Para ma-preheat lang po yung ano natin. Yan. Yan, mainit na. Sobrang init. So, tanggalin natin to. At, tanggalin din natin to. At make sure na, ano, punasan nyo muna to. Punasan nyo muna ng basahan. Okay? So, punasan natin guys. So, ito na siya guys. Yan, nilagay ko na yung ano natin, coffee ground natin. Natamp ko na din po yan. Yan. So, ito na siya. So, ang purpose nga pala nito guys, ito. Ito. Ano to? Pag tinanggal nyo to dito sa ano, sa machine, para hindi siya malaglag yung ano, yung basket niya. Basket kasi to guys eh. Ito. Basket to, natatanggal to. Kaya, nilalagyan siya ng ganyan. Para hindi siya malalaglag. So, yan po yung purpose nyo. Tapos, pag ilalagay nyo na po yan dito, ganyan yan nilang. Yan. So, ilalagay na natin guys ha. So, ayan guys, nalagay ko na. Ito yung ano natin. Yan, shot glass. Ano po yan? Good for ano po to? 2 shot. So, half lang yung gagamitin natin siguro. Or siguro, dito lang. So, on natin. Yan. Ganyan lang.
Ganyan lang po pag gumagawa kayo ng ano, ng espresso. Yan, ganyan lang. So antayin lang po natin umabot ng siguro hanggang dito. Kasi pag umabot na to dito, tapos enough na natin, tutulo pa din talaga yung tubig diyan. May tubig pang tutulo diyan. So ito off na natin ah. Yan, naka-off na yan. See? Tumutulo pa din siya kahit naka-off na. Yan. So wag niyo antayin umabot na talaga dito sa kanyang i-off kasi aapaw talaga yan. So habang nasa gitna pa lang, need mo na talaga siyang i-off. Yan. So ito po yung espresso natin, guys. Ito. So tanggalin natin ah. Yan. Yan po yung espresso natin. Ano naman siya? May krema naman siya, guys. May krema naman siya. Maganda din yung ano niya. Hindi siya sunog. Okay naman. Pero para sa akin talaga, guys, hindi talaga siya makaka-provide ng ano, ng quality na espresso. So, itong machine na to talaga, ano lang to, maganda lang to sa ano, sa mga cappuccino, cafe latte, mga ganyan. Pero kung espresso yung gusto mo, espresso mga americano, na americano pwede din dito. Pero kung espresso lang talaga, mahilig ka talaga uminom ng espresso, guys, hindi ko talaga i-recommend tong machine na to. Kasi hindi talaga siya ano, hindi talaga siya nakaka-provide ng magandang espresso, guys. So, ganun lang. So, sa paglilinis naman tayo, guys, ha. So, tapos na tayo sa mag-frot ng milk or mag-steam. So, tapos na din tayo sa espresso. So, ngayon, sa paglilinis naman, guys. So, sa paglilinis, guys, pagtapos nyong gumawa ng espresso, make sure na tanggalin nyo agad to. Eto. Tanggalin natin to, ha. Tanggalin muna natin. Yan. Natanggal na natin, guys. Kasi, pag hindi nyo tinanggal agad to, ano to eh, may posibilidad talaga na ano, titigas to. At saka, babara to sa ilalim ng ano, filter niya. Yan. Yung filter niyan. Yan. Pag hindi nyo tinanggal agad yan, may chance na titigas yan sa gilid-gilid at mahihirapan kayong tanggalin yan. So, para naman sa ano, para tumagal naman yung lifespan ng machine nyo. So follow na lang tayo sa mga basic na ano. So, pag tapos gumawa ng ano, tanggal agad. Linis agad. So, ito, linisin natin to. Gamitin natin to. Yan. Yan. Para hindi malaglag yung basket niya. So, kuha lang tayo ng ano, ng DIY natin na ano, knock box. Yan. Ito yung ano natin, guys. DIY na knock box. Low budget knock box. Ito yung mga ano, pinaggawan ko ng pro over ko. So, nilagay ko din dito. Kasi itong ano, itong used coffee na to, guys, hindi ko to tinatapon. Ginagamit ko to. Yung minsan ginagawa ko tong facial scrub. So, minsan naman ginagawang pataba ng halaman. So, sayang din pag tinatapon. So, yan. Lagay natin yan dito, guys. Ito yung purpose niya, guys. So, ganyanin nyo lang. Tapos, tap-tap nyo. Yan. Para hindi malaglag yung basket. Kasi pag wala to, so try natin wala to, ha. Pag tinaktak natin yan, yan, laglag. So, dapat meron talaga to. So, ayan guys, natanggal na natin. So, ang gagawin nyo lang dito is, huwag nyong hugasan ng sabon to. Huwag na huwag nyong hugasan ng sabon. Ano nyo lang, i-rinse nyo lang. I-rinse nyo sa water. Tsaka, kung may extra naman kayong hot water, so mas maganda na ihumol nyo to. Lagyan nyo to ng hot water, isoak nyo, ganun lang. Pero ano talaga, guys, may panlinis talaga dito yung cafe to, na ano, may sabon talaga dito na panglinis lang talaga ng espresso machine. So para sa akin, ano naman eh, pambahay lang naman to. So pwede na siguro na isoak nyo lang ng hot water, guys. Tsaka mahalin kasi yun, guys. So, yan lang.
So linisan na muna natin to, ah. So ito na, malinis na siya, guys. Ayan. Ano lang, ang ginawa ko lang dito is ano, ni-rinse ko lang ng water, tapos pinunasan ko lang ng ano, basahan. Ayan. Ayan. Punasan niyo lang ano. Ayan, oh, may mga excess ng water pa din. Punasan niyo lang yan, guys. Pagtapos niyo linisan to, guys, punasan niyo din to. Ito, ito. Yan, filter. San ba? Yan, yan, ito. So, punasan nyo din yan ng malinis na basahan, guys. Kasi may mga excess na mga coffee dito natitira sa kilid-gilid. So, make sure na matanggal nyo yan. So, ganun lang. Yan. So, lagay natin. Okay. Ganun lang, guys. Ganun lang ang paglinis ng Gemini na espresso machine. So, I hope na nabigyan ko kayo ng konting idea, guys, sa mga nagtatanong sa akin. So, ito na po yung tinatanong nyo. So, ingatan po natin yung mga machine natin, guys. So, yun lang. Maraming salamat po sa panonood at saka maraming salamat po sa mga walang sawang sumuporta po sa akin. So, ingat po tayong lahat, guys. So, see you on my next video, guys. Bye-bye.